Minsan, ang tadhana ay mapagbiro. Yung akala mong lahat ay ayos na, bigla ka na lang tatawagin ng kalikasan. Pagkatapos ng matinding labanan, dadako na ako sa hugasan. Pero aking naalala, ito ay sira nga pala. Kaya wala akong nagawa, kundi sisihin ang sarili dahil hindi ko agad ito ginawa. Pero bakit nga ba ako tumutula? Tumailang naging makata? No shit! Bago ko mag-umpisa, trivia muna. Ang bidet ay French word na ang ibig sabihin ay little horse. At alam nyo ba na ang sinaunang bidet ay parang toilet bowl din na ginagamit para hugasan ang mga dapat hugasan? At hanggang sa dumating ang panahon na naimbento ang bidet spray o bidet shower na mas madalas nating ginagamit ngayon. Isa sa mga advantage nito ay mas madali siyang itapat sa mga gusto mong hugasan. At isa pa, tipid din siya sa tubig. Yan ha, bidet. Bidet, hindi bidet. Ang una mong kailangan ay syempre bagong bidet. Ang tatak nito ng nabili ko ay Eastman USA. Stainless steel siya. Nabili ko to sa halagang 550 pesos. Buksan natin. Natin kung anong klase. Kahit anong brand pwede naman. Kahit anong bidet pa yan. Basta ang mahalaga, nakakahugas ng puwet. Ito yung hose niya. Yung hose niya, mas malambot kaysa dun sa lumang hose. Ito yung kanyang sprayer. Yan, Eastman USA. Stainless siya. Ayan o, 304. Kumpara natin doon sa dating nakakabit na plastic. Ayan, ito magaan siya. Ito mabigat. Kaya mas magandang klase to. Kasama ang kanyang bracket o yung pinaka holder niya. Ayan. Kailangan siyang itong nilyo sa pader. May papakita ko sa inyo pa paano ikabit. Kasama niya is yung tox and then yung screw niya. Ano-ano ba yung mga kailangan nating gamit? Siyempre, kailangan natin ng ganito, yung adjustable pliers. Na-adjust siya kung gano'ng siya kalaki yung iipitin mo. Ngayon, kung wala ka namang ganito, pwede ka namang gumamit ng adjustable wrench. Ngayon, kung wala ka pa rin ito, pwede ka namang gumamit ng gabi tubo. Yan. Ngayon, kung wala ka pa rin yan, bumili ka na ng tubero. Nice. Nang liabe tubo pala. Para magamit mo siya. O kaya, humanap ka na ng tubero na pwedeng gumawa ng bidet mo. Oh my God! Wow! Ito na lang ang gagamitin ko para, kasi para mas madali. Kailangan natin tanggalin yung lumang bidet. Siguraduhin yung muna nakasarado kasi pag hindi, sisirit yung tubig. Kukunin natin yung bago. Ito, may cover pa to. Ayan. Ito, meron na siyang rubber gasket. Ayan o. Rubber gasket yan. Ngayon, kung gusto nyo, pwede nyo naman itong lagyan ng bagong teflon, yung kulay puti. Pero dahil wala akong teflon ngayon, ito muna ang gagamitin ko yung rubber gasket niya kasi ito lang, pwede na rin to eh. Hindi na lumalabas ng tubig. Kaya na yung pigilan yung tubig.
huwag lang sobrang higpit. Yung tamang higpit lang kasi baka masira naman yung pinaka thread. Tapos sa kabilang dulo, ilalagay ko naman yung meron ding rubber gasket yan. Ilalagay naman natin to. Tapos hand tight lang. Pwede na yan. Ganyan lang kasimple. Ngayon lang kadali. At itong susunod, ito yung medyo tricky. Kasi kailangan mo ng konting skill para gawin to. Kung meron ka ng bracket na ganito, na dati na nakakabit sa pader, kung kasya naman yung pinaka, yung bagong bidet mo, na paganyan, pwedeng huwag mo nang palitan. Pero kung hindi naman kasya, katulad nito, ibang brand na yung ginamit ko. So, kailangan ko mag-install nito. Ngayon, para ma-install to, kailangan nating bumutas sa pader para may tornilyo natin to. At dahil nga kailangan nating magbutas, kailangan nating gumamit ng power tools katulad nitong barena. At syempre, kailangan natin ng drill bit na pang-concrete. Siguraduhin nyo lang yung drill bit na gagamitin nyo is yung halos kasing laki lang. Yan, halos kasing laki lang ng tox na gagamitin nyo kasi pag sumobrang laki yung butas, mahirapan na kayo na ikabit yan sa pader. Itong nilyo dahil iikot lang tong tox na to dahil sa sobrang laki ng butas. Ito, ganito ilalagay yung tape. Ito ginamit ko masking tape para mas madaling makita. Pwede rin naman kahit anong klaseng tape. Basta makikita nyo lang kung hanggang saan yung bubutasin nyo. Yan, tutupin nyo lang na ganyan. Yan. Para pag ibinaon nyo siya, alam nyo na hanggang dito lang kayo. Hindi kayo sa sobrang lalim. Okay? Para sa mahilig magbutas dyan. Mamili lang kayo ng gusto nyo yung location kung saan yung pinakamadali na makukuha nyo yung bidet na hindi kayo mahihirapan. Ako napili ko dito sa may tabi ng sa pagitan ng tissue holder at saka ng pinaka-toilet bowl. Ingat lang sa paggamit ng tools. Ito lang yung tape natin. So, ayan yung butas. Ganyan lang siya kalalim. Okay? Para, pag inilagay niya to, sakto lang yung lalim niya. Ayan. Itatapat niyo lang dito yan, tapos imamarkahan niyo lang yung pinaka butas na pangalawa. Then, pwede niyo na i-drill. Ilalagay na natin tong tox ko. Ay, tox pala. Wow! Yung butas niya, medyo malaki lang sa pinaka-ibabaw niya kasi yung tiles medyo nabasag. Pero, sakto yan. Nagamitan lang natin ang screwdriver. Ngayon, pag okay na, pag may ikpit na, pwede na natin isabi itong ating sprayer. Ngayon. I-add ko lang pala. Halimbawa, ito kasi meron na itong etiquette cambi na kinabitan ko. Itong etiquette cambi na. What? Is angle valve ang tawag dyan. Yan, halimbawa na ang meron lang kayo is yung nakaabang dito.
sa pader, mabili lang kayo ng angle bulb na to para may kabit na itong bidet. Madali lang naman yan, kahit hindi nyo sabihin yung sukat, sabihin nyo lang na pang bidet, alam na nila yan sa hardware. Yun lang. At happy DIY. Testingin na natin. Wala na siya. Saan lang yung angle bulb. Ayan. Nakita nyo, walang leak. Ibig sabihin, gumana yung ating rubber gasket. Tapos, pwede nang maghugas ng puwe. Hahaha.